Eileen, bakit mga corn farmers at mangingisda lamang ang makakatanggap ng subsidiya? Yes, Ella, suportado ng Department of Agriculture ang mga magsasaka ng palay sa pamamagitan ng Rice Farmer Financial Assistance. Sa ilalim ng nasabing cash grant program, makakatanggap ang mga rice farmer ng 5,000 pisong cash assistance. At dahil dito, hindi na sinama ng kagawaran ang mga rice farmers sa mga bibigyan ng fuel subsidy sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa ng kagawaran, hindi rin kasama sa fuel subsidy program ang mga magsasaka ng gulay dahil makakatanggap naman sila ng truck at seedlings upang mapalakas ang kanilang produksyon. Sa paglilinaw ng DA, ang mga corn farmers at mga mangingisda lamang na rehistrado sa DA Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang makakatanggap ng fuel subsidy. Ayon sa datos ng DA, mahigit 5 milyon na magsasaka at mangingisda na ang rehistrado sa registry system ng kagawaran. Bibigyan din sila ng fuel vouchers para makakuha ng kanilang fuel discount. Sa 500 milyong pisong pondo para sa fuel subsidy program ng DA, makakatanggap ang mga corn farmers at fisherfolk ng 3,000 piso na fuel subsidy para maibsan ang bigat ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Makakatulong anya ang nasabing fuel discounts na mapababa ang transport cost upang hindi makaapekto sa presyo ng bilihin. At Ella, nailabas na ng Department of Budget and Management ang 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy ng DA at ng Department of Transportation. At sa ngayon, hinihintay na lamang kung kailan sisimulan ng DA ang distribusyon ng fuel subsidy sa mga corn farmers at mangingisda. At yan muna ang latest balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Eileen Cerudo, live na nag-uulat mula sa Taytay, Rizal.